So ngayon guys, pag-usapan naman natin about sa Realme 10 Pro 5G. So nilaunch to nung February 14, 2023. So ngayon i-review naman natin kung maganda pa rin ba yung specs nito pagdating sa price range niya. So bali naka-promo pala to ngayon guys sa ating Realme store. Ayan, sa Realme store, sa Realme sa Barty Town Center. Less time ng 1,000. So bali dati siyang 16,000. 16,999, ngayon is 15,999 na lang po. So ngayon, ano bang maganda dito sa Realme 10 Pro? Bukod sa display niya, so yung display pala natin dito is meron tayong 120Hz, ayan, 120Hz boundless display. So sa 120Hz boundless display, 1mm na lang po yung pinaka bezels niya sa may gilid, ayan. Parang kasing tumbas na lang po siya ng credit card. Ganun siya kami paste dito sa may screen natin. Plus, samahan pa natin ng 120Hz na sa size pa ng screen is napakalaking size ng screen. 6.7-inch Full HD Plus IPS display. So, ayan. What pa naman doon is, ayan, ganito siya kayo smooth. So, punta lang kayo dito. Tingnan natin yung pinaka-refresh rate niya sa display. And then, refresh rate. Ayan. So wala siyang pwede niyo pong i-ano siya kasi naka auto select lang siya. So pwede niyo i-select dito for naka-max lang natin sa 120Hz refresh rate. So kung gusto niyo naman mas tipid sa battery, select niyo na lang po for standard refresh rate. So and then meron din siyang 108 megapixel sa camera naman ito. Sa 108 megapixel pro light camera. So punta tayo sa may camera niya. Ayan. Ito yung 100 camera niya. So, pag tinitake natin siya ng picture, sample tayo. Ayan. Ayan. Mas maliwanag at saka mas sharp yung mga images na makukuha natin dito. Compare natin sa hindi tayo nakagamit ng 108 megapixel na camera. Kahit i-zoom in natin siya. Ayan. Ayan. Kitang-kita pa rin yung details niya. Kahit napakalayo ng picture na yan. Ayan. Bukod pa nun is other option ng camera natin. Meron tayong sa video niya is 1080p. Yung pinaka-max na resolution naman ito. So, sa pag ginamita natin siya ng 60, so automatic magbaback siya for 1080p. 720p. Meron din siyang tracking mode. Yung bagong features ng Realme. Yun yung tracking shot. Ayan. Tapos meron din siyang ultra steady. Tsaka straight mode. Itong straight mode naman, kung may hilig kayo mag-picture sa mga sides, side straight. So meron na ng other na, meron siyang built-in na mga bagong filter dito. Kagaya ng pop, 90 pops at tsaka straight. Ayan. Madami pa dito mga flamingo. Ayan. Meron din siyang night mode. Ayan. Sa night mode naman natin, meron din siyang pro night mode. So, dito nyo po i-adjust yung mga, features niya, yung mga ganun. Ayan, mga iOS. So, dito nyo ma-adjust. Pagdating naman dito sa may more niya, marami din siyang option like pro mode, panorama, movies, slow-mo, time-lapse, text scanner, at saka tel-chip. Tapos portrait mode, meron din siyang bagong option dito. Hindi lang portrait mode. Ayan. So meron siyang group portrait mode. So pangkalahatang portrait na yan dito. So meron kasi yung iba kung mag-take tayo ng portrait mode sa groupie or family. So mag-blur talaga yung other natin kasama. So kaya meron tayong option dito for group portrait. So sa portrait mode naman, meron siyang bagong features na AI color portrait. So pag tinatap natin yan sa isang object, ayan. So nagba-black and white lang po yung pinaka-background niya. So yung ano niya, yung object pa is hindi siya nagba-black and white. And yung other option, kagandahan naman dito. So meron din siyang dual video mode na pwede natin gamitin perfect for vlogging. So pwede natin gamitin yung harap at saka sa likod na camera nito. Ayan. So, mahilig kayo mag-video dito. Ayan.
Tapos, bukod sa camera niya, sa gig naman na ginamit dito is meron tayong isang variant lang. 8 plus 8, bali 16 gigram naman yung meron tayo dito. So, sa 16 gigram, so, kasamahan pa natin ng mas malaki yung pinaka-internal storage, na which is meron siyang 256 internal storage. So, expandable naman to yung pinaka-internal storage natin up to 1 terabyte. So, pwede pa natin lagyan dito ng memory card dito. So, compatible na din to siya for OTG connectivity. Ayan. Tapos, sa version naman na ginamit dito is meron siyang pinakalatest na version natin. Ang Realme UI 4.0 based on Android 13. So, ito yung pinakalatest version ngayon. So, updated din yung pinaka-device natin. So, punta naman tayo dito sa may personalize. So, itong personalize naman natin, wallpaper at saka style. So, ayan. Pwede nyo pong i-customize yung display nyo. Like phones, icons, themes, wallpaper, at saka yung color, saka quick settings. Ito naman yung nasa dito sa may notification or sa may taas. Ayan. So, pwede nyong ugahin yan for square. Ayan. Marami naman siyang option dito. Tapos sa color naman, depende kung gusto nyong or anong favorite nyo na color. Ayan. Pwede mong i-manual na lang dito. Tapos ito naman yung mga other option na naka-built-in na dito. So, bali yung meron pala ditong sa pag-unlock naman ito, punta lang kayo dito sa may meron tayong option dito. So, lock screen, fingerprint, privacy password, face unlock. So, meron tayong privacy, meron tayong fingerprint, side-mounted fingerprint lang po yung meron sa kanya. So, ayan. Ang battery naman na ginamit dito is meron tayong 5,000 mAh massive battery. So, support nito up to 33 watts per book charge within 30 minutes to 0% to 50% in just 30 minutes lang. Ganun siya kabilis mag-charge dito. So, sa other option naman ng tawag nyo sa processor na ginamit dito, ang processor naman na ginamit dito sa Realme 10 Pro is meron tayong Qualcomm Snapdragon 695 5G processor. Tapos naka-octa-core na din to. So, mabilis na din yan for gaming. Kung mahilig kayo for gaming. So, hindi lang sa gaming. Meron din tayong support sa gaming. Game mode. Ayan. So, sa game mode. Tapos wala pa itong laro. So, select lang natin. Ito yung support ng kung maglalaro kayo. Ito yung masusupport sa kanya is yung doon yung mga customize yung mga kung gano'n siya kainit, yung mga gano'n. Ayan. So, ang price nito, ayan yung kanina, is 5999 na lang to ngayon. So, kung may other tanong pa kayo, pwede kayo mag-comment sa ating comment box para masagot natin dyan. At yun lang po.